Yo, welcome sa video natin. And yun nga, binabantayan natin si Luna for past few hours na ngayon. And yun, welcome sa part 3 ng video natin regarding kay Tara Luna. So unang video natin is papanood nyo doon kung bakit nag-trigger kay sa pagbagsak ng Tara Luna. Sa second video is ano nga ba yung posibleng dahilan kung bakit bumagsak si Tara Luna. So ngayon, check natin sa part 3 ng video natin kung ano nga ba yung naging epekto nito sa community natin, no? So makikita natin dito is merong mga suicide na nangyari, no? That yun, may mga suicides na nga na nangyari dahil sa pagbagsak ni Luna. And yung iba is na lost. So check natin dito is sabi niya, going broke is the same as going dead. Many of us just finishing what happened. I've talked people out of dying before, which I'm proud of. I fear that there will be many more suicides behind the Luna crash. Yun nga, sabi, no? So, sabi naman sa baba, meron nababasa, meron daw 8 confirmed suicides, 15. Pero, bago tayo mag-speculate is, mag-fact check muna tayo, no? Wala pa naman na papakita kung saan yung mga suicides, pero hindi option yung suicide. So, this is crypto, volatile ang crypto, hindi natin alam kung anong mangyayari in the future. So, it is best na you trade what you can lose. Yun lang yung masasabi ko, mga katropa. So, kung nalugi man kayo kay Luna ngayon, hopefully, makabawi kayo sa ibang coin. And yun, eto nga. Yung, ano, kay Luna. Yun, sabi nga nila dito, may mga natalo pa nga kay Luna, no? Na malalaki. So, check natin yung iba. And ay, ito yung mga bagong tweets ngayon na nagpapasalamat sila dahil yun nga, tumaas yung coin ni Luna ngayon and nakapag take profit siguro sila. So check lang natin. Ayun, nakakalungkot, no? So kasi kung may totoong may mga suicides is sobrang nakakalungkot, mga katropa. So check lang natin dito yung wait lang, yun na nga. So ito yung mga pump pa lang ngayon. Natuwa sila kasi tumaas yung Luna ngayon. Yo. So yun na nga, no? So itong next na discuss natin yung mga natalo nga kay Luna, no? So sabi nila dito, I lost 150k in Luna this week and made yun nga, at least nabawi niya 200k Luna in the last 12 hours. So yun, grateful tayo dyan, no? So yung karamihan na nakita ko dito is yung mga natalo sa yung Luna investment nila. Tayon, $10,000 natalo sa Luna. So yun, no? And sa current state ni Luna ngayon is napapasalamat sila kasi tumaas nga yung coin ngayon. So yun lang muna. So next video natin is i-discuss natin kung ano nga bang next na mangyari kay Tara Luna, no, mga katropa. So yung tumataas pa si Tara Luna ngayon, hopefully makabawi siya at makabawi na rin mga katropa natin. So yun lang muna, huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe sa channel natin. Check natin yung final video natin mamaya kung
ano nga bang mangyayari sa Luna in the future, no?